Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kinulam ang sariling pamilya. Saan ka na namang galing, Yamil? Anong oras na, oh? 11 na ng gabi. Nasa galaan ka pa? Kanina pa kita pinapahanap sa kapatid mo. Hindi ka raw makita. Saan ka ba nagliwaliw? Ganyan ba ang uwi ng matinong lalaki, ha? Di ka tumulad sa Kuya Jermil mo. Kapag aalis ng bahay, nagpapaalam at kapag sinabi namin ganong oras ang uwi, umuwi talaga siya. Ikaw naman bata ka, kabaliktaran ka ng kuya mo. Pagkatigas-tigas ng ulo mo. Saan ka ba galing, ha? Nag-basketball lang naman po kami na eh. Doon lang kami sa kabilang court. Nakita ko naman si kuya kanina doon eh, nanonood pero wala naman sinabi sa akin. Katatapos lang po ng laban namin. Pustahan na naman. Abay, tigil-tigilan mo na nga yung kakalaro mo kung pustahan lang din. Ano bang napapala mo sa ganyan? Kapag napilay ka, kami pa ng nanay mo ang magpapahilot sa'yo. Nako, iwas-iwasan mo na yung barkadang yan, ha, Yamil? Walang magandang may dudulot yan. Kung ang pinag-iigihan mo ay ang pag-aaral mo, di sana'y tapos ka na. Palipat-lipat ka na lang ng kurso, di ka na natapos sa pag-aaral. Tingnan mo, kuya mo, oh. May maayos ng trabaho. Ikaw, nag-aaral pa rin. Kung ayaw mo ng course na kinuha mo, huminto ka na muna sa pag-aaral. Magtrabaho ka na kaya muna. Sige po, pag-iisipan ko. Sabi ko naman po sa inyo ayaw ko pong mag-eduk . Gusto ko po mag-doktor. Kaya ka nga namin pinag-teacher kasi gusto naming mula ron umayos ang ugali mo. Kasi di ba ang guro, magandang ehemplo sila. Kaya tsak na magbabago ka kasi magiging role model ka. Ewan ba at habang tumatagal palala ka na ng palala. Lahat ng pangangailangan mo binibigay namin. Pantay naman ang pagtingin namin sa inyo ng kuya mo. Kahit na hindi ka talaga namin totoong anak ng tatay mo. Bakit parang nagre-rebelde ka pa rin? Kasi naman po, tuwing nag-uusap-usap tayo, palagi na lang ninyong pinamumukha sa akin na ampon ako at si kuya ang totoong anak. Kahit hindi nyo sabihin, ang dating palagi sa akin lumugar ako kung saan ako dapat lumugar sa bahay na to . Lahat na lang ng ginagawa ko mali. Lahat ng pagkakamali ko, palaging nasisisi ang pinanggalingan kong pamilya. Kahit hindi ko naman sila kilala. Parang napakalaking kasalanan na nabuhay ako sa mundo . Gusto nyo palaging magbago ko. Gusto nyo palagi na sundan ko yung yapak ni kuya. Gusto nyo kasing husay ako at kasing bait ako ni kuya. Nay, tay, iba po ako. Iba po si Kuya Jermil. Oo nga po, malaki ang pinagkaiba namin pero hindi ibig sabihin na masama na akong anak. Palagi niyong pinamumukha sa akin na dahil masama akong anak, parang hindi na ako nababagay sa pamilyang to . Hoy! Yamil! Ayusin mo nga yung pagsasalita mo. Bakit mo kami sinisigawan? Ganyan ba dapat ang ugali na mabuting anak? Napakasawail mo! Tapos gusto mo sabihin namin sa'yo na mabait ka? Masunurin? Abay! Kung gusto mong marinig ang mga yon mula sa amin ng nanay mo, abay, pakita mo! Umpisaan mo sa sarili mo. Hindi namin pinamumukha sa'yo na ampun ka. Pero sana isipin mo ang pag-aalala namin sa'yo. Kagaya ngayon, 10 na ng gabi, kakauwi mo lang. Ano gusto mo? Hindi na kami mag-alala sa'yo. Pabayaan ka na namin. Mas mabuti na nga po siguro yun, tay. Kesa naman palagi tayo nag-iingay dito sa bahay. At talaga namang... Ganon pala gusto mo? Dapat pala noong pa man hindi ka na namin inampon dito. Lumapit ka nga dito at nang makita mong hinahanap mo. Lumapit ka! At nang mabangasan kita at mabawasan yung kahambugan mo. Ay, tama na, Jose. Alam mo ang ugali ng batang yan. Baka mamaya ay mas lalong tumindi ang ugali niya dahil napagbuhatan ng kamay. Baka hindi taong pinalaki natin. Baka kalabaw yan na pagdating ng panahon susuwagin tayo. Abay, pag nagkaganon dapat nang alisin ang sungay niya ngayon pa lang. Siya palang papatay sa atin. Tamuhong bata yan. Pareho lang naman ang pinapakain natin sa magkapatid na yan. Pero ibang ugali niya. Talagang sumahol na ng husto . Hindi na pinatulan ni Yamil ang kanyang mga magulang sa mga sinasabi nila. Yamot na yamot siyang dumiretso ng kwarto at pabagsak na isinara ang pinto. Nagpakawala siya ng malalalim na pagbuga ng hangin habang nanggigigil sa galit. Pero sinubukan pa rin niyang magtimpi.
Inihagis niya ang dalambag sa ibabaw ng kama at pinagsususuntok ang dingding para mabawasan ang kanyang galit. Maya-maya ay nahulog ang nakasabit na relo at pinagsisisipapan niya ito hanggang sa magkapira-piraso. Natigilan siya ng magsalita ng kanyang kapatid na abala sa pagsiselfone. Kinausap siya nito nang hindi man lang tinatapunan ng tingin. Sermon lang yun na magulang na nagmamahal sa anak, tapos dinidibdib mo. Huwag mong ibuhos sa dingding at sa relo galit mo. Hindi naman niya nakakatulong eh. Nagsalita ang mabuting anak. Nasasabi mo yan kasi wala kang problema sa kanila. Puro magagandang compliment ang natatanggap mo. Sa bagay, ikaw ang totoong anak. Ako, sampid lang naman dito. Oo nga, sampid ka lang. Kaya dapat nilulugar mo sarili mo. Sino ba pinangangaralan ng magulang? Di ba yung mga suwail na anak? Ha? Nagsalita! Tingin mo talaga sa sarili mo, anghel ka? Kung alam lang nila nanay at tatay na ginagago mo ang pinsan mong si Ina, ewan ko na lang kung maging mabuti pa ang tingin nila sa'yo. Ang galing-galing mo magtago ng baho! Ano? Ano sinabi mo? Dahil sa sinabi ni Yamil, nagalit na ang kapatid na si Jermil. Napatayo na ito at gigil siyang kinausap. Ano sinabi mo, walang yaka ka? Huy! Huwag ka na magmalinis, kuya. Nakita ko kayong dalawa na lumabas ng motel, no? Hindi lang isang beses yun. Ano naman ginagawa niyo doon? Nagja-jack and poy? Hayop ka! Kailan mo pa ako minamatsyagan? Ano to? Pamba-blackmail mo sa akin? Para maging mabuting anak na nila nanay at tatay? Tapos ano, mabaling sa akin ang galit nila? Huy, wala akong sinasabing ganun ha. Ang sabi ko lang, nakita ko kayo ng ilang beses na nagmotel. Saka, hindi tayo magkatulad ng ugali, kuya. Hindi ako kagaya mo na palasumbong. Wala akong pakialam kung paano mo sinisira buhay mo. Mas maayos nga siguro na sila nanay mismo makahuli sa'yo eh. Tingnan ko na lang kung hindi sila maagang mamatay. Tsaka atakihin sila sa puso kapag nalaman nilang ang pinapatulan ng anak nila eh, pinsan. Bakit kasi sa dami ng babae si Inap eh? Sa bagay, di kita masisisi. Talaga namang napakaganda niya eh. Dahil sa pag-init ng ulo ni Jermil, kaagad niyang sinunggaban si Yamil. Gigil na gigil niyang hinawakan ang damit ni Yamil na halos masakal na ito. Nanlilisik ang tingin niya sa kapatid at lalo pang uminit ang kanyang ulo dahil sa pagngising-ngising ginagawa ni Yamil. Ikaw, itikom mo ang bibig mo ha? Kung ayaw mong putulin ko ang dila mo, hindi to pwedeng malaman ng kahit na sino. Naintindihan mo? Relax kuya! Pagdating sa'yo, putol na talaga dila ko. Ikaw lang naman itong matalimang tamas ng dila eh. Sana pareho lang tayo ng ugali kina nanay ano? Magkapatid tayo. Dapat siguro mula ngayon, nagkakampihan na tayo, di ba? Yan eh kung talagang kapatid ng turing mo sa akin. Ah, okay. Gets ko na. Yung pala gusto mo. O sige, mula ngayon, ibibuild up na kita ng mabuti sa magulang natin. Bilis ka usap oh. Ganun ba talaga epekto ni Ina sa'yo, kuya? Bakit hindi mo maiwan? Alam mo namang mali yan, di ba? Pinsan mo kaya yun? Kung sa akin, ayos lang kasi ampon lang naman ako eh. Pero ikaw, kadugo mo yun. Mag-isip ka nga. Tumimik ka! Huwag mo kong pangaralan ha. Mas mabuti ang atupagin mo ang sarili mo. Bigyan mo ng magandang disposisyon ang sarili mo. Huwag mo nang pakialaman ang problema ko dahil alam ko mas marami kang problema. Binitiwan na ni Jermil ang kapatid pagkatapos ay itinulak ng bahagya para magkalayo sila. Linisin mo yung kinalat mo dito sa kwarto. Tapos itulog mo na yung init ng ulo mo. Sige kuya, susundin kita. Kuya kiti. Kinaumagahan, maagang umalis ng bahay si Yamil. Sinadya niyang umalis bago pa magising ang mga kasama niya sa bahay. Tanghali pa naman ang pasok niya sa eskwela. Kaya tinawagan niya ang kaibigang si Tonying para ayaing tumambay sa karinderya para magpalipas ng oras. Habang papunta na siya sa lugar na yon, nakita niyang matandang babae na hindi maganda o gaga sa bitbit na plastik. May laman itong mga prutas.
Lalagpasan na sana niya ito ng mabutas ang plastic na dala ng matanda dahilan para mahulog ang mga prutas. Wala nang magawa si Yamil kung hindi ang tulungan ng matanda na pulutin ang mga prutas na nagsigulong sa gilid ng kalsada. Habang pinupulot ni Yamil ang mga prutas, napansin niyang hindi lang prutas ang nahulog. May nakita siyang dalawang plastic na garpo na naglalaman ng mga gagamba at ang isa naman ay mga alupihan. Kinuha rin niya mga ito saka iniabot sa matanda. Ali, sa inyo rin po ba itong dalawang garapon? Ay, oo, akin na. Dito mo na lang isuot sa bag ko. Pati pala yan ay nahulog din. Kita mo nga naman, oh, wala na yatang talagang pakiramdam ang balikat ko. Hindi ko napansin na nahulog na rin ang sukbit kong bag. Ay, nako, salamat iho sa pagtulong mo sa akin. Ay, ano nga pala ang pangalan mo? Yamil po ako, Lola. Ay, ako naman si Nana Goreng. Eh, saan ba kayo nakatira? Bakit ang dami niyong pinamiling prutas? Tinitinda ko ang mga ito sa labas ng bahay para may pagkakitaan ako kahit papano. Malapit lang naman ang bahay ko. Eh, pwede mo ba akong ihatid? Kung hindi naman nakakaabala sa iyo. Nasira na kasi ang plastic ng prutas ko. Hindi ko na ito mabibit-bit lahat. Mabigat na ang bag ko. Eh, kung ayos lang naman sa iyo. Parang hindi naman ho ako makakatanggi. Masama naman ako kapag pinabayaan ko kayo, di ba? Akin na po yung bag nyo. Ako na po magdadala. Ay, nako. Maraming salamat, ha? Ayos lang po. Habang naglalakad sila, hindi mapakali si Yamil dahil iniisip niya ang mga insektong laman ng garapon. Nana Goreng, para saan po pala yung laman ng garapon na dala nyo? Kakaibang trip naman po yata ang pets nyo, ha? Insekto talaga? Eh, nagsasabong mo ba kayo ng mga gagamba? Talagang nag-aalaga ko ng mga insekto. Ang totoo, sa angkan namin, palaging may isang nag-aalaga ng mga insekto. Kaya yung mga alaga ko, ang ilan sa mga yun ay alaga pa ng ninuno namin. Nagpapasalin-salin na lang sa mga humahaliling tagapangalaga. Ipinamana bago pa mamatay ang nag-aalaga. Ang weird po, ah. Sa dami ng hayop, insekto pa talagang inaalagaan ng angkan nyo. Hindi naman po mambabarang po kayo? Kinilabutan si Yamil ng tawa lang ang isinagot ng matanda sa kanya. Gusto na niyang iwan ito pero nag-aalala naman siya dahil mabigat ang mga dala nito. Ilang minuto silang naglalakad nang marating nila ang bahay ng matanda. Nakabukod dito sa karamihan ng mga bahay. Kalahati ng bahay ay yari sa semento habang ang kalahati naman ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at plywood. Kayo lang po nakatira dito sa bahay nyo? Oo, ako lang. Eh, matandang dalaga po kayo? Hindi naman. May mga anak ako. Dalawang babae, pero may mga asawa na sila. Kaya nandun sila nakatira sa asawa nila. Halika, pumasok ka. Huwag ka mahiya. Bakit po hindi na lang kayo doon tumira sa anak ninyo kaysa naman mag-isa kayo dito? Matanda na po kayo. Tapos, ganito pa bahay nyo. Eh, nako. Wala namang makaka-interest na saktan ako dito. Ayaw kong tumira sa mga anak ko kasi mahirap ang makisama. Maayos nga at kahit mag-isa ako eh, masaya naman. Sa bagay, tama po kayo. Mahirap talagang makisama sa mga hindi mo kadugo eh. Aba, parang ang lalim ng pinanggagalingan ng sinabi mo ah. May problema ka ba? Ay sandali, igagawa kita ng merienda kasi mukhang mahaba-habang kwentuhan yan. Nalibang na si Yamil sa pakikipagkwentuhan sa matanda, kaya hindi na niya napansin ang paglipas ng oras. Naikwento na niya sa babae ang tungkol sa buhay niya at ang hirap ng pakikisama sa pamilyang kumupkop sa kanya. Muntik na siyang makalimot na may pasok pa siya.
Mabuti na lang at tinawagan siya ng kaibigang si Tonying. Nakalimutan na rin niya ang pagtambay nila sa karinderya kaya nagalit sa kanya ang kaibigan dahil sa tagal nitong naghintay. Kagad naman siyang humingi ng pasensya pagdating sa eskwelahan. Nasa klase na si Yamil pero lumilipad pa rin ang isip niya. Hanggang sa mag-uwian na lang ay naubos ang oras niya na wala man lang natutunan. Pasakay na siya ng jeep para umuwi nang mahagip niya ang kapatid na si Jermil na naglalakad sa kabilang parte ng kalsada. Oh, saan mo kaya yung pupunta? Masundan nga. Sa kakasunod niya ng palim sa kapatid ay nakita na naman niyang kinatagpo na naman ng kapatid si Ina. Pero sa pagkakataong yun ay kumain lang sa restaurant ang dalawa. Matyaga niyang hinintay ang dalawa na lumabas ng restaurant. Pero ang kapatid niya lang ang lumabas at naiwan doon ang babae. Nang makalayo na ang kapatid niya ay pumasok siya sa loob ng restaurant at saka hinagilap si Ina. Paalis na ito nang maabutan niya. Ina, sandali lang. Pwede ba tayo mag-usap? Yamil, anong ginagawa mo dito? Sinundan ko kayo ni Kuya. Tara, maupo ka muna. Mag-usap muna tayo. Wala naman tayong dapat pag-usapan eh. Nakipagkita lang sa akin ng kuya mo kasi may tinanong siya. Iwasan mo na siya, Ina. Kapag nalaman ng magulang mo ang ginagawa nyo, nako, lagot kayo. Saka malaking kahiyan niya, no? Ano bang pinagsasabi mo, Yamil? Huwag mo nang ikaila sa akin na may relasyon kayo ni kuya. Saka umamin na rin si kuya sa akin, no? Nagkakamali ka ng iniisip. Hindi ganun yun. Okay. So wala kayong relasyon. Ano yun? Basta gusto nyo lang magmotel? Tigilan mo na, Ina. Magkakaproblema lang kayong dalawa. Iwasan mo na si kuya at huwag ka nang magpapautu sa kanya, no? Isipin mo, sa huli, ikaw pa rin ang diado dito. Si kuya lalaki yun eh. Walang mawawala sa kanya. Kaya bago kayo mahuli ng mga magulang nyo, itigil nyo na yung ginagawa nyo. Kapag hindi mo ginawa, isusumbong ko na kayo. Hindi na nakakibo sa kanya si Ina. Iniwan niya itong nag-iisip sa restaurant. Pagka-uwi niya ng bahay, kagad niyang kinausap si Jermil na nagkukulong na naman sa kwarto. Kuya, talagang di mo tantanan si Ina, no? Ano bang sinasabi mo? Nakita ko na naman kayong dalawa kanina sa restaurant eh. Pagkaalis mo, kinausap ko si Ina. Biglang nanlisik ang mata ni Jermil sa kanya. Kagad siya nitong nilapitan at mahigpit na hinablot sa damit. Ano sinabi mo sa kanya, ha? Kung anong dapat kong sabihin? Ano ba dapat sabihin ko? Alam nga naman sabihin ko na, sige, ituloy nyo lang ang ginagawa nyo. Lookout ako. Ganun ba? Pwede ba, Yamil? Sabi ko sa'yo, ha? Huwag ka nang makialam sa amin. Hindi mo ito problema. Kung ayaw mong mabuko kaming dalawa, tumahimik ka. Ikaw na nga itong inaalala, ikaw pa itong ganyan. Pwes, huwag ka na mag-alala. Baka dahil sa'yo ay magkagulo pa eh. Nananahimik kami, okay? Pakilaban mo sarili mo. Magpabango ka kina nanay at tatay. Hindi yung nagkukunwari kang concern sa akin. Tandaan mo ah, hindi tayo magkadugo. Laking pasasalamat ko na hindi tayo magkadugo, no? Ngayon ko lang na-realize na malaking bagay pala yun. O sige, kung ayaw mong magpasabi sa akin, di bahala kayong dalawa. Basta tandaan mo ha, wag na wag mong sasabihin na hindi kita binalaan. Napainto sila ng pagtatalo nang kumatok na sa pinto ang kanilang ina at tinawag na sila para kumain. Habang kumakain sila, tahimik silang nagpapakiramdaman. Napapailing na lang si Yamil dahil nasesermonan na naman siya ng ina. Yamil, ang aga mong umalis kanina. Saan ka na naman nagpunta? Naggala ka na naman kasama ang barkada mo. Ano bang klaseng aral ang ginagawa mo? Nay, huwag niyo na pong sermonan si Yamil. Tulog pa kayo ni tatay kanina nang umalis siya. Sa akin siya nagpaalam. May tinapos silang report. Nakalimutan ko lang pong sabihin sa inyo. Nagmamadali na kasi akong pumasok kanina eh. Ay, ganun ba? Ganyan dapat. Kapag aalis, magpapaalam. Para hindi kami nag-aalala. Mabuti't nakikinig ka na. Aba, dapat talagang
makikinig ka sa kuya mo kasi ang kuya mo napakabuting anak. Tingnan mo nga oh, ni minsan hindi pa napasuot sa gulo. Ganyan ang gayahin mo. Kahit naman anong pangaral na gawin mo dyan sa kanya eh, ang dugo pa rin ng tunay niyang magulang ang iiral dyan. Ngayon, okay siya kasi napagsabihan kagabi eh sa susunod na araw. Nako, di ka na nasanay sa batang yan eh. Parang walang tenga yan. Kapag pinagsabihin mo, lalabas lang yan sa kabilang tenga niya. Nay, nay, tay, huwag niyo na pong masyadong bugbugin sa pangaral si Yamil. Minsan naririndi rin siya, kaya imbis na magpakabuti eh, kabaliktaran ang ginagawa niya. Siguro mas magandang bawas-bawasan niyo po yung paninermon sa kanya. Makikita niyo, magiging maayos na siya. Lalong nainis si Yamil sa usapan ng kanyang pamilya. Alam niyang pinaplastic lang siya ng kapatid. Kahit hindi tapos ang pagkain niya ay tumayo na siya sa pagkakaupo. Sige po, tapos na po akong kumain. Papasok na ako sa kwarto. Oh, tignan mo tong batang to. Hindi mo pa nga nauubos ang pagkain mo sa plato, aalis ka na kagad. Abay, ang hirap maghanap buhay tapos nagsasayang ka ng pagkain. Buti sana kung nakakatulong ka na sa gastusin dito sa bahay. Nay, hayaan niyo na po siya. Ako nang bahala sa kanya mamaya. Eh, mabuti ba't nandiyan ka? Pangaralan mo kapatid mo ha? At kami umay na sa ugali niya. Maagang natulog si Yamil dahil ayaw niya makipag-usap sa kapatid. Kinaumagahan, paggising niya, wala na sa higaan ng kuya niya. Paglabas niya ng silid, nalaman niyang maagang umalis ang kanyang kapatid. Maaga rin siyang umalis na nagbabaka sakaling maabutan niya ito pero hindi na nangyari. Dahil maaga pa para pumasok, nag-iisip siya ng matatambayan. Naisip niyang bumalik sa bahay ng matandang babae na nakilala niya. Pagdating doon ay naabutan niyang papaalis ang babae. Nagkasalubong pa sila pero hindi na niya pinansin. Seryosong mukha ng babae at halata sa mata nitong ilang araw nang umiiyak. Nana Loreng, sino po yun? Isa siyang kliyente. Kliyente? Para saan po? Ay, huwag mo nang alamin kung hindi mo naman kayang tanggapin. Teka sandali, bakit ka ba naparito? Tatambay po sana. Maaga pa po kasi para pumasok sa school. Ay, ganun ba? O halika, dumito ka muna. Pumasok ka. Kita ko sa itsura ng mukha mo na dismayado ka. Ano ba nangyari? Wala po. Balo ko sanang sundan yung kuya ko kaso di ko na naabutan eh. Eh, bakit mo naman siya susundan? Eh, baka kasi makikipagkita na naman siya kay Ine. Kasintahan niya ba yon? Dahil napalagay na ang loob ni Yamil sa matanda, naikukwento na niya ang mga ganap sa buhay niya. Magaan ang pakiramdam niya sa matanda na parabang kadugo ang pakiramdam niya rito. Ay, kaya pala, gusto mo bang matigil na ang paghahabol ng kuya mo sa pinsan niya? Eh, wala naman po akong magagawa eh. Oo, ikaw wala, pero ako meron. Po? Ano naman po yung gagawin niyo? Ay sandali lang at kukunin ko. Sinundan niya ng tingin ang matanda nang pumasok ito sa kwarto. Pagbalik nito, may dala siyang maliit na bote na may lamang likido. Heto, kunin mo ito. Ano pong gagawin ko dito? Ihalo mo sa inumin ng kuya mo. Makikita mo, hihiwalayan niya ang babaeng yon. Parang gayuma, pero kabaliktaran? Oo, parang ganun na nga. Eh, hindi naman po kayo ang gumawa nito, di ba? Ano ka ba? Siyempre ako nagtimpla niyan. Sabihin niyo po, Nana Loreng, nag-aalaga kayo ng mga insekto, tapos nagtitimpla ng ganitong likido, tapos kanina may kliyente kayo. Ano po bang sikreto niyo? Mangkukulam po ba kayo o mambabarang? Ikaw talaga, masyado kang mausisa. Yung dalawang nabanggit mo, kaya kong maging ganon. Isa nga kong mangkukulam na mambabarang.
yung kaninang babae. May pinatrabaho siya sa akin. Kasi yung asawa niya may kabit. Gusto niyang mabawi ang asawa niya. Kaya tinulungan ko siya. Hala, dapat ko po ba kayong katakutan? Baka hindi ko alam, binabarang niyo na ako. Ano ka ba? Paano ka naman gagawin sa'yo yun? Una pa lang kitang nakita, nakitaan na kagad kita ng dugo ng mambabarang. Galing ka sa angkan ng mga mambabarang. Nananalaytay sa'yo ang dugo ng mga pangyarihang angkan. Siguro may dahilan kung bakit ka nawala sa angkan nyo at ipinaampon ka sa ibang tao. Kaya paano kita babarangin kung kakampi kita, hindi ba? Ho, hindi po totoo yan. Yung mga pinulot mong garapon ko na may lamang insekto, hindi yun makikita ng ordinaryong tao. Ang tingin lang nila doon ay garapon na walang laman. Pero ikaw, nakita mo ang laman doon. Ibig sabihin, talagang may dugo ka ng mambabarang. Oh, wag nyo nga po akong takutin. Sige po, uuwi na po ako. Sige, basta kung gusto mong matapos ang problema mo sa kuya mo, ipainom mo sa kanya ang likidong yan. Halos madapa-dapa si Yamil nang umalis siya sa bahay na yon dahil sa takot. Buong araw niyang iniisip ang tungkol sa sinabi ng matandang babae. Pauwi na siya galing sa eskwela nang biglang may humarang sa kanyang nilalakaran. Ha? Ina? Anong kailangan mo? May problema kasi ako Pwede ba kita makausap? Ay naku, huwag nyo na nga akong idamay sa problema nyo ni kuya, no? Kung may problema ka, dapat si kuya kinausap mo. Yun na nga Si Jermaine, iniiwasan na niya ako. Ha? Di mabuti. Hindi yung problema, no? Ibig sabihin lang, nagising na siya sa katotohanan. Mabuti at nakapag-isip na siya. Hindi mo naiintindihan Please, mag-usap naman tayo. Panay ang tanggi niya kay Ina pero hindi pa rin ito tumitigil sa pamimilit. Hanggang sa bigla na lang siyang napapikit dahil winisikan siya ng pabango. Halos hindi siya makaingadla sa sobrang tapang ng amoy nito. Nang dumilat siya, bigla na lang naging kakaiba ang kanyang paningin. Nanlalabo at parang dumodoble ang mga nakikita niya sa paligid. Hindi na rin klaro ang kanyang pandinig. Nagahalo-halo ang ingay sa paligid na nagpapasakit sa kanyang tenga. Pero isa ang tanging malinaw, si Ina. Malinaw niya itong nakikita at naririnig. Makilang beses siyang pumikit at tuminga ng malalim hanggang sa unti-unti nang ang naging maayos ang lahat maliban sa tibok ng puso niya. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib sa di niya malamang dahilan. Ano na, Yamil? Sige na, usap muna tayo. Sumama ka muna sa akin, please. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ang nararamdaman niya sa babaeng kausap. Bigla na lang niyang hindi makontrol ang sarili. Naging sunod-sunuran siya sa mga sinasabi nito at hindi niya magawang kontrahin. Hinahayaan niya lang din ang ginagawa sa kanya ng babae. Kahit kumukontra ang isip niya, ay mas lamang pa rin ang kakaiba niyang pakiramdam. Hanggang sa napansin niya ang lugar na pinuntahan nila ay bahay nila mismo. Nakasarado ang pinto, walang tao. Umalis siguro sila. Di ba may susi ka? Akin na. Ha? Oo, meron. Akin na. Ako na magbubukas ng pinto. Ibigay mo sa akin ang susi. Wala sa sariling kinalkal ni Yamil ang bag niya para makuha ang susi pagkatapos ay ibinigay ito sa babae. Hinila pa siya ni Ina papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay muling inalak ang doorknob. Hinatak siya ni Ina hanggang sa kwarto nilang magkapatid. Palakas ng palakas ang dagungdong na kaba ni Yamil dahil sa ginagawa ni Ina, pero hindi niya magawang pigilan ito. Natulala na lang siya. Hanggang sa makita niyang nagtanggal na lang ng damit ang babae sa kanyang harapan pagkatapos ay siniil siya nito ng halik. Hindi siya makalaban na parabang nasa ilalim siya ng kakaibang mahika.
sumunod lang siya sa lahat ng ipinagagawa ng babae. Kahit tumututol ang isip niya ay hindi niya magawang tutula ng kakaibang pakiramdam at kakaibang init ng kanyang katawan. Ilang beses silang nagdiig hanggang sa maubusan siya ng lakas at nakatulog. Nagising siya dahil nagkakagulo na sa kanilang bahay. Pupungas-pungas pa siyang bumangon. Nakita niya sa loob ng silid ang kanyang magulang, pati ang kuya niya at si ina na umiiyak sa sulok habang niyayakap ang damit. Nakatapis ng kumot si ina at nanginginig ang katawan sa di malamang dahilan. Anong nangyari? Bakit kayo nagkakagulo? Nagtatanong ka kung anong nangyari? Dapat nga kami ang magtanong sa iyo niyan! Anong ginawa niyo ni ina, ha? Sumagot kang walang hiya ka! Kinaladkad na siya ng ama at pinagsusuntok sa tiyan. Panay naman ang salag niya. Namaluktot na lang siya sa gilid ng kama at iniharang sa ulo ang kanyang mga braso. Tay, wala po kong alam. Hindi ko po alam ang nangyari. Tarantado ka! Hindi mo alam! Pinsan mo ang ginawan mo ng masama! Bakit mo ito nagawa sa pamilya natin? Puro ka nalang sakit ng ulo! Tapos ngayon, kahihiyan ng pamilya natin ang dinala mo! Dito ba talaga sa pamamahay ko? Walang hiya ka talaga! Kuya, sabihin mo kay tatay na hindi ko alam to! Ewan ko sa iyo, Yamil. Pero paano kitang ipagtatanggol? Huling-huli kayo sa akto. Sa dami ng babae, sino pa talaga na pinsan natin? Bakit hindi na lang sa iba? Kuya, alam mo hindi ko ito gagawin, di ba? Kayong dalawang may relasyon eh. Bakit ako naiipit dito? Hoy, ina, sumagot ka nga! Sabihin mo sa kanila ang totoo! Umiyak lang ng umiyak si ina habang inaamin ito sa pamilya ni Yamil na matagal na silang may relasyon at palihim na nagtatago. Nagkataon na walang tao sa bahay kaya doon siya inaya ni Yamil. Sinungaling ka? Plinano niyo ba ito, kuya? Oy, Yamil, huwag mo akong madamay-damay sa mga pinaggagawa mo, ha? Ikaw itong huli sa akto na walang saplot at katabi sa higaan si ina. Galit naman ng kanilang ina kay Yamil. Halos himatayin ito sa mga nasaksihan. Nabugbog ng husto si Yamil ng kanyang ama. Nang hindi na niya makayanan, patakbo na lang siyang umalis ng bahay. Umiiyak siya sa galit. Gulong-gulo ang isip niya. Takbo lang siya ng takbo at wala naman siyang mapuntahan hanggang sa dinala na lang siya ng kanyang mga paa sa bahay ni Nana Loreng. Yamil, bakit ganyan ang itsura mo? Puro ka sugat. Dumudugo pa ang mga putok mo sa mukha. Saan ka ba napaaway? Halika nga, pumasok ka sa loob ng bahay at ang magamot ko ang mga sugat mo. Pinagkaisa nila ako. Para akong sisihin. Para akong maging masama. Pinagplanuhan nila ito eh. Mga hayop sila. Bakit ba nila ako ginaganito? Ano bang nagawa ko sa kanila? Ano ba ang sinasabi mo? Sino ba ang nanakit sa'yo at ano ang dahilan? Ikinuwento niya sa matandang babae ang lahat ng nangyari habang umiiyak. Galit na galit siya sa pamilyang yon. Bakit ba ako napunta sa pamilyang yon? Bakit silang sumira sa buhay ko? Alam kong pinagplanuan ni Kuya at ni Inang lahat ng ito eh. Para akong madin sa kasalanan sila naman ang gumagawa. Mga tarantado sila. Tama ka. Pinagplanuhan ka nga nila. Nararamdaman ko pa ang ginamit nilang mahay ka sa iyo. Napasa ilalim ka ng kayuma. Kaya naging sunod-sunuran ka sa kagustuhan ng babaeng yon. Talagang mahusay silang lumusot sa problema nila. Naibintang nila sa iyo. Ibang klase sila. Gusto mo bang gumante? Gagantihan natin silang lahat. Iisa-isahin natin sila. Sabihin mo lang. Nana Loreng, huwag kang matakot. Gusto mo bang ikaw na lang palagi ang madehado dito? Huwag ka nang babalik doon. Sa malamang, pinaghahanap ka na nila para pagbayarin sa ginawa mo na sila naman talaga ang may kagagawan. Dito ka lang sa bahay ko. Huwag kang lalabas. Hindi ka nila dito mapupuntahan. Walang mag-iisip na dito ka pumunta.
habang nandito ka, isipin mong mabuti. Pwedeng-pwede natin silang gantihan. Ibalik natin sa kanila ang kahayupan nila sa iyo. Umiyak lang nang umiyak si Yamil habang niyayakap ang matanda. Gulong-gulo ang isip niya. Nakakaramdam din siya ng takot sa kung ano ang mangyayari. Hindi niya alam kung ano ang pinaplanong hakbang ng pamilya niya. Dahil sa nangyari, hindi na nga umuwi ng bahay si Yamil. Hindi na rin siya pumasok sa eskwela. Hindi siya lumalabas ng bahay dahil sa takot na baka ipakuyog siya ng pamilyang umampun sa kanya at ng pamilya ni Ina. Tuwing lalabas ng bahay si Nana Loreng, inaabangan niya ang pag-uwi nito para makibalita. Nana Loreng, ano na po? May balita na po ba kayo? Naka, talagang walang hiya ang pamilyang yon. Kalat na kalat sa lugar ninyo ang nangyari. Pinapahanap ka pa rin ng magulang mo. Pinipilit na paaminin yung babae na baka ginahasa mo raw kaya nangyari yon. Pero dahil siguro sa kahihiyan, kaya wala na yung babae sa lugar ninyo. Hindi ko alam kung tumakas o inilayo ng magulang. Pero mas galit ang magulang ng babae sa iyo. Naniniwala sila na ginahasa mo raw ang anak nila. Kaya delikado ka kapag lumantad ka. Hindi ako papayag na sirain nila ako ng ganito. Kailangan kong makausap si kuya o kahit si Ina na lang. Dapat aminin nila yung totoo eh. Hindi mo sila mapapaamin ng ganyan lang. Mga walang hiya sila. Kaya hindi na sila matatakot sa pagbabanta lang. Sabihin mo sa akin kung handa ka na at ako na ang gagawa ng paghihiganti para sa iyo. Ilang araw pang nag-isip si Yamil. Hanggang sa mapagpasyahan niyang lumabas na ng bahay at sundan ng kapatid niya. Doon niya nalaman na patuloy pa rin nagtatagpo ng palihim sina Jermil at Ina. Tuloy pa rin ang relasyon nila. Lalong naggalit si Yamil at doon na siya nagpasyang gawin ang paghiganting iniaalok sa kanya na matanda. Hindi na sila dapat kaawaan pa. Tama ako. Talagang ginapit ako ni Kuya para mapaalis sa bahay na yun. At para mabuntun sa akin ang sisi ni nanay at tatay. Natakot sila na magsumbong ako kaya sa akin nila ginawa ang kahayupan nilang dalawa ni Ina. Ngayon, masaya sila at tuloy pa rin sila sa kahayupan nila. Makikita nila ngayon, pagsisisihan nila ang lahat ng ito. Sige, Nana Loreng. Payag na po kung turuan sila ng leksyon. Sigurado ka na ba dyan? Opo, hindi na ako naaawa sa kanila ngayon. Sige, bigyan mo ko ng litrato nila na magagamit natin sa ating gagawin. Opo, may picture sila sa akin, nasa wallet ko. Kailan po natin gagawin? Mamayang gabi. Nang gabing yon, hindi na nila pinalagpas ang pagkakataon. Isinagawa nila ang pangungulam sa pamilya ni Yamil. Binigyan nila ng sakit sa balat ang mga ito. Nagsimula sa pangangati na kapag kinakamot at ginagamot ay lalong lumalala. Nagmatsyag si Yamil sa kanyang pamilya. Tiningnan niya kung tumatalab ang ibinibigay nilang sakit sa kanyang pamilya. Nalaman niyang umepekto nga ang pangungulam nila. Pero pinakamalala ang sakit na ibinibigay niya sa kapatid. Hindi lang ito basta rashes. Pinagsusugat niya ito at pinagnanapa. Bagay lang sa inyo yan. Sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin, kulang pa nga yan eh. Ilang araw din niyang sinunda ng kapatid hanggang sa matuntun niya ang pinagtataguan nila ni Ina. Kinuhaan din niya ng picture ang dalaga gamit ang kanyang cellphone. Kahit nasa malayo siya ay nakunan niya ito ng malinaw. Pati ikaw, Ina, di makakaligtas sa akin. Ginamitan mo pa ako ng gayuma para lang mapasunod sa lahat ng gusto mo. Napakasama mo. Ngayon, tingnan natin kung sino sa atin ang mas tuso. Magpakasaya kayo ngayon. Sa susunod na araw, iiyak naman kayo. Hahanapin niyo ako para gumaling kayo, para wala na kayong masusumpungan. Kayo ang nagtulak sa akin na maging ganito ako kasama.
Pagkauwi ni Yamil ng bahay ay kagad niyang ibinigay kay Nana Loring ang larawan ni Ina na ipinaprint niya. Narito na po yung picture niya. Gawin na po natin ang pagpaparusa sa babaeng yan. Aba, talaga namang maganda pala ito. Kaya siguro ganun na lang ang kahibangan ng kuya mo sa kanya. Ay sandali nga, may nararamdaman akong kakaiba sa babaeng ito ah. Ano pong kakaiba? Hindi siya ordinaryong tao. Kaya pala nagawa kanyang bigyan ang gayuma. May alam din ito sa karunungang itim. Yamil, hindi natin siya pwedeng gayumahin sa ngayon. Bakit naman po? Malalaman niya ito. Nagkita na ba sila ng kapatid mo? Opo. Kung ganon, alam na niyang hindi allergy ang sakit ng kuya mo. Alam na nilang kinukulam siya. Ano pong mangyayari kung malalaman niya? Dalawa lang yan. Mapapagaling niya kung ayaw niyang yun lang ang gusto niya. Pero kapag ginusto niyang ibalik sa atin ang kulam, magagawa niya rin yon. Ibabalik niya ng mas matindi pa. Yun ay kung kaya ng kapangyarihan niya. Ano pong gagawin natin ngayon? Magmatsyag ka pa sa kanila, lalo na sa babaeng ito. Alamin mo kung ano ang ginagawa niya sa kuya mo. Kailangan mong malaman ang lahat ng kilos niya para malaman natin kung ano ang dapat nating gawin. Ibig niyo po bang sabihin, si Ina marunong ding mangulam? Yan ang nararamdaman ko base sa aura niya. Pero pwede ring nagbabayad siya ng mangkukulam na gagawa ng trabaho para sa kanya. Kapag kasi matagal nang nagsasabwata ng ordinaryong tao at ang isang mangkukulam, nagiging isa na sila. Ang kapangyarihan ng mangkukulam na yon ay naibabahagi na rin niya sa kanyang kliyente. Nagkakagamitan sila. Kailangan ng tao ang mangkukulam para maisagawa ang gusto niya habang ang isang mangkukulam naman, nagtatrabaho siya kapalit ng lakas. Hinihigop niya ang lakas ng kliyente niya. Lumalakas na ang katawan niya pati ang kapangyarihan niya dahil sa palaging nagagamit. Nana Loring, tinatakot mo ba ako? Bakit naman kita tatakutin? Para yun lang natakot ka na sa kanila? Hindi po yun. Base sa sinabi niyo sa akin kukunin mo rin ang lakas ko? Iyon ba? Iba tayo sa kanila, Yamil. Iba ka sa kanila. Di ba nga sabi ko sa iyo, nananalaytay sa ugat at dugo mo ang dugo ng iyong angkan. Kung tutuusin kapag inaral mo ang karunungang itim, mas malakas ka pa sa akin. Ang malalakas na mangkukulam o mambabarang, hindi yan dapat itinuturing na kaaway. Dapat yan ginagawang kakampi, hindi ba? Iyan ka na naman Huwag mo na pong sabihin sa akin ng mga bagay-bagay na yan. Ayokong maging kagaya nyo. Sinasabi ko lang sa iyo. Hindi ko naman sinasabing gawin mo ang ginagawa ko. Ikaw pa rin naman ang magpapasya. Bueno, subaybayan mo muna ang kilos ng babaeng ito saka tayo gumawa ng aksyon. Sige po. Ilang araw at gabi ring sinubaybayan ni Yamil ang kapatid niya at si Ina. Napag-alaman niyang gumaling ang mga kulam na ibinigay niya kay Jermil. Dahil doon ay lalo siyang nagka-interes na manmanan si Ina. Hanggang sa isang araw, nakita niyang umalis ang bahay ang babae. Sinundan niya ito ng palihim hanggang sa makarating sa pupuntahan nito. Mukhang tama nga si Nana Loring ha. May kakuntsabang mangkukulam ang babaeng ito. Makauwi na nga. Ang mahalaga, nalaman ko na ang pinagagawa niya. Pagka-uwi niya, kaagad niyang sinabi sa matanda ang kanyang natuklasan. Malalim namang nag-isip si Nana Loring sa kung ano ang dapat niyang gawin. Paano na po, Nana Loring? Dahil kinokontra nila ang ibinibigay nating kulam. Sa malamang ay humingi ng proteksyon ang babaeng yon sa mangkukulam niya. Mahina lang ang ibinigay kong kulam kaya hindi gaanong nakaapekto sa akin. Pero kapag kinulam natin sila uli,
may posibilidad na bumalik lang sa atin yon. Mag-iisip ako ng paraan. Ang susunod mong gagawin, puntahan mo ang mga magulang mo. Baka ipabawi niya sa mangkukulam ang ginawa natin sa kanila. Ganon? Iniisip ko lang, si Kuya kaya, alam niya kaya ang mga ginagawa ni Ina? O baka nasa ilalim siya ng gayuma? Kagaya ng ginawa niya sa akin. Kagaya ng ginawa sa akin ni Ina. Yan ang isa mo pang tuklasin. E paano ko po malalaman kung ginagayuma nga si Kuya? Kapag kakaiba ang ikinikilos niya, kapag sa tingin mo ay hindi na siya kagaya ng dati, mapapansin mo yon. Dahil sa sinabi ng matanda, lalong na-curious si Yamil. Ilang araw uli siyang nagmanman sa kanyang pamilya. Hanggang sa napansin nga niya ang kakaibang ikinikilos ng kapatid. Aligaga ito at balisa na parang may kung anong gustong gawin. Nakita niyang naglalakad itong pabalik-balik sa loob ng kanilang bahay na parang gustong umalis. Palabas na ng pinto ang kapatid niya nang pigilan ng kanilang ina. Yamil, abay paggabi na. Saan ka ba pupunta? Hindi ka na naman dito matutulog. Saan ka ba nagpupuntang bata ka? Mag-overnight lang po ako sa kaibigan ko, Nay. Balik na lang po ako bukas bago mag-umaga. Ano bang overnight yan at napapadalas naman yata? Basta po, Nay. O sige po, alis na ako. Pailing-iling si Yamil habang tinitingnan ang kuya niya na nagmamadaling umalis. Nag-iba na rin ang ugali nito. Naging palasagot na sa magulang at mataas na rin ang tono ng boses. Eh bakit kaya siya ganun? Sana naman kaya siya pupunta ngayon. Saka sila nanay at tatay mukhang hindi gumaling sa binigay naming sakit na rashes at mas lumala pa yata. Tapos si kuya, siya lang ang gumaling? Dahil sa daming iniisip na Yamil, sinundan niya uli ang kapatid. Hanggang sa makarating sa bahay na inuupahan ni Ina. Sabi na nga ba eh, wala siyang ibang pupuntahan kundi sa bahay lang ni Ina. Nakatago lang siya sa isang punong nasa madilim na parte kaya hindi siya napapansin ng dalawa. Pinagmasdan niya ang ginagawa ng mga ito. Kakapasok pa lang ni Jermil ay sinalubong na kagad siya ni Ina ng halik. Naging mapusok ito dahilan para maitulak ni Jermil. Ina, pwede. Tama na. Wala itong patutunguhan eh. Tigilan na natin to. At huwag mo na akong i-blackmail. Alisin mo na ang kulam mo, kina nanay at tatay. Ayoko. Sabi ko sa'yo, Jermil, gagawin ko lahat para makuha ka. Kayang-kaya ko silang paikutin. Kaya huwag ka mag-alala. Magsasama na tayong dalawa. Ano ka ba? Tama na. Ayoko na. Ito nang huling pagpunta ko rito. Sige. Bukas mamamatay na rin ang mga magulang mo. Kitang-kita na Yamil ang malakas na sampal ng kanyang kuya kay Ina. Pero hindi naman nagpatalo si Ina. Agad itong nag-spray ng likido at maya-maya ay nahilo na ang kapatid. Yun. Ganun na ganun nga nangyari sa akin dati. Sabi ko na nga ba may kakaiba sa pabango ni Ini. Ginagayuman niya nga si kuya, kaya napapasunod niya sa lahat ng gusto niya. Pero bakit siya umabot dito? Ginagamit niya rin ang sakit ni nanay at tatay para i-blackmail si kuya? Ibang klase ang dedikasyon niya. Ganun siya kahibang kay kuya. Yari siya sa akin ngayon. Iniwan na ni Yamil ang dalawa. Alam niyang nasa ilalim na ng gayuma ni Ina ang kanyang kapatid, kaya wala na siyang magagawa roon. Pagka-uwi niya ng bahay ay ganyang ikinuwento kay Nana Loreng ang mga natuklasan. Ngayon, alam na natin, ang babaeng yon ang punot dulo ng lahat. Ano na ang balak mo? Barang, baka kapag binarang natin siya, titino siya, di ba? Balak mo siyang patayin? O balak mong mamatay? Eh, hindi naman tayo papatay, di ba? Tuturuan lang natin ng leksyon. Iba ang barang, anak. Kung hindi siya mamamatay, tayo ang mamamatay. Kapag nagawa niyang ibalik sa atin ang gagawin natin sa kanya,
tayo ang magdurusa. Ibig niyo pong sabihin, hindi niyo kayang talunin ng ginagawa ni Ina o namang kukulam na binayaran niya? Sabi niyo, kapag malakas ang kapangyarihan, walang makakatalo. Oo, wala nga. Pero hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan ko. Kasi hindi ko naman ito ginagawa ng madalas. Pero may kilala kong kayang gawin yun at malakas talaga ang kapangyarihan niya. Kaso lang, hindi niya pa alam paano gawin. Eh, pwede po ba natin siyang kausapin? Papayag kaya siya? Magkano kaya ang bayad sa kanya? Nako, kilalang kilala mo naman siya eh. Po? Sino po ba yan? Ikaw lang naman ang kilala ko mangkukulam eh. Ikaw, Yamil. Di ba sabi ko sa'yo, galing ka sa angkan ng malalakas na mangkukulam at mambabarang? Kung ikaw ang gagawa, kaya mo silang barangin at hindi ka nila matatalo. Kailangan mo lang pag-aralan yon. Pero alam kong madali mo lang yang magagawa. Kasi kapag may dugo ka ng mambabarang, para ka lang pipikit para alalahanin ang mga alam mo. Kung ayaw mo namang gawin, hayaan mo na lang sila. Di ba galit ka naman sa kanilang lahat? Bakit ka pa mag-aaksaya ng panahon sa kanila? Nabigyan mo na ng sakit ang mga magulang mong walang kwenta. Ang kapatid mo, ginagayuman ng pinsan nyo. Hindi ba ayos yon? Sabay-sabay silang maghihirap. Hindi magtatagal, matutuklasan din ang pamilya nyo ang ginagawa nung dalawa. Malalaman nila kung sino talaga ang may mali. Ano? Nag-iisip ka pa rin ba na barangin ang babaeng yon? Natahimik si Yamil sa mga sinabi ng matanda. Nag-iisip pa rin siya. Gusto ko siyang gantian sa ginawa niya sa akin eh. Nilagay niya ako sa ganitong buhay. Tapos siya, nakukuha niya lang ang gusto niya. Parang hindi naman tama yun. Turuan niyo po ako kung paano isagawa ang pambabarang na yan. Ako gagawa. Ay, pag-isipan mo pa ng ilang araw. Baka ngayon ka lang ganyan kasi galit ka. Kapag nasimulan mo na ito, hindi ka na pwedeng umatras. Tuloy-tuloy na ito, anak. Sa ngayon, matulog ka muna. Baka bukas, iba na ang takbo ng isip mo. Buong gabing hindi makatulog si Yamil dahil sa kakaisip. Maaga siyang umalis. Pinuntahan uli ang apartment na tinutuluyan ni Ina. Hinihintay niyang makaalis ang kapatid pagkatapos ay kumatok na siya sa pinto. Gulat na gulat si Ina nang makita siya. Huh? Yamil, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Ibang klase ka rin, Ina. Bilib na bilib ako sa ginagawa mo. Ano bang sinasabi mo? Nagtatago na ako. Umalis ka na dito. Gusto ko nang katahimikan. Yung mga nangyari, kagagawan mo lahat yun. Nandito rin ako kagabi. Dinig na dinig kong usapan yun ni Kuya. Paano mo nagagawa to? Mula nung umpisa, ginagayuma mo si Kuya? Kagaya ng ginawa mo sa akin? Mahal ko si Jermil. Nakataon lang na nasa isang angkan kami. Buisit. Bakit kasi nauso pa yung pagtingin sa dugo eh? Yung ginawa mo sa akin, ganun na lang yun? Kailangan ko yung gawin kasi ibubuko mo kami. Wala namang kwenta ang buhay mo kaya ikaw na lang ang magdusa. Abay, sira ulo ka palang talaga eh, no? Hindi na nakapagtimpi si Yamil. Nasampal niya ng paulit-ulit si Ina. Nang mapagod siya ay sinakal naman niya ito. Pare-pareho lang kayong lahat eh. Tama nga na magsama-sama kayo. Sige, ituloy mo na lang ang ginagawa mo sa kanila. Isipin mo na lang nakabayaran mo yan sa akin. Pero tandaan mo, hindi ko palalampasin ito. Marahas niyang itinulak si Ina dahilan para mapasalampak siya sa sahig. Pagkatapos ay iniwan niya rin ito. Bago siya lumabas ng bahay, narinig pa niya ang sinabi ni Ina. Sinabi nitong wala siyang ginagawang masama sa pamilya nila. Pero tinawanan niya lang ito. Walang nagtatanong at walang naniniwala sa'yo. Ikaw ang nagsabi kay Kuya na kaya mong patayin ang mga magulang namin, di ba?
Kapag namatay sila, ikaw lang ang gumawa nun. Dahil sa desidido na si Yamil, nagpaturo nga siya kay Nana Loreng kung paano mangulam at mambarang. Ilang linggo niya itong sinanay at mabilis niyang nakuha na parabang matagal na niya itong ginagawa. Dahil sa kagustuhan niyang subukan ng kanyang kakayahan, nang umalis si Nana Loreng, gumawa siya ng ritual. Ginamit niya ang nakuha niyang buhok kay Ina. Ipinulupot niya ito sa katawan ng manika saka inilagay sa isang kahon. Niritwalan niya yon, pagkatapos ay unti-unting binaunan ng mga bubog ang katawan ng manika. Mula sa loob, madudurog ka, Ina. Ang sakit ay mararamdaman mo kapag malala ka na. Sa oras na wala ka ng kakayahang iganti pa ang sarili mo, sa bawat pagganti mo, lalong lalala ang kalagayan mo. Babalik sa iyo ang sarili mong orasyon, at yun ang papatay sa iyo. Nararapat lang yan sa kagaya mo. Pagkatapos niyang ritualan si Ina, muli niyang isinunod ang kanyang mga magulang. Bagya pa niyang pinalala ang sakit sa balat ng mga ito. Pati ang kapatid niya ay hindi rin nakaligtas sa kanyang galit. Binigyan niya ito ng mga bangungot at ang laman ng mga yon ay si Ina na walang ibang ginawa kundi ang i-blackmail siya. Pagkatapos siyang gawin ng mga yon, pinalipas niya ang ilang araw. Sa bawat gabing pagtulog niya ay dinadalo siya ng masasamang panaginip. Mga boses na umaalingaungaw sa dilim. Tumatawa, nananaghoy. Gumigising siyang pawis na pawis at hinahabol ang hininga. Kagad siyang napatayo mula sa pagkakahiga. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Alanganin ang gising mo, ah. May bumabagabag ba sa iyo? Uminom muna siya ng tubig bago sagutin ang tanong na matanda. Binabangungot po ako. Ilang gabi na mula nung ginawa ko yon. Normal yon. Kailangan mong malampasan. Hindi naman talaga yon mga bangungot. Mga ninuno mo sila. Nang gawin mo ang unang pagsumpa mo sa tao, tinawag mo sila mula sa kanilang libingan. At ngayon, nandyan na sila. Palagi mong makakasama. Tutulungan kanila sa lahat ng bagay. Sila ang magiging gabay mo sa lahat. Masasanay ka rin palagi nang naririnig ang mga boses nila. Sa susunod, hindi lang sa panaginip. Kahit gising kay maririnig mo sila. Makikita mo mga itim nilang anino na aali-aligid sa iyo. Dahil palagi mo na silang makakasama. Hindi na sumagot si Yamil. Bumalik siya sa kanyang higaan at pinilit ulit na matulog. Ilang araw pa ang lumipas at ang sinasabi sa kanya ni Nana Loreng ay nagkatotoo na. Para na siyang nababaliw. Nasa loob na lang siya ng silid. Nakasuksok sa sulok. Nakatakip ang dalawang kamay sa magkabilang tenga habang sinisigawan ang matitinis na boses na kanyang naririnig. Umalis kayo! Hindi ko kayo kailangan! Hindi ko kailangan ng bantay! Kaya ko naman mag-isi! Ayoko sa inyo! Kinikilabutan ako sa tawa nyo! Umalis na kayo! Ayoko kayo marinig! Utang na loob! Inipit na niya ang kanyang ulo sa pagitan ng hita habang siya ay nakaupo para hindi na niya marinig ang mga ingay sa paligid. Pero nanunood pa rin ito sa kanyang pandinig. Maya-maya ay nararamdaman niyang may hangin na pumapasok sa silid at umiikot-ikot lang ito sa buong kwarto. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Nalalaki mata niya nang makita ang mga itim na anino na palipad-lipad na parabang sumasayaw sa hangin. Tila nagdiriwang sila sa tuwa. Tumatawa sila ng matinis. Nakikita ko na sila. Hindi, ayoko. Tama na. Umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Huwag niyo akong bantayan. Alis na! Alis! Ilang oras din niyang pinagtatabuyan ang mga aninong yon hanggang sa mapagod siya at makatulog. Nabigla siya ng gising dahil sa pagkalabit sa kanya ni Nana Loreng.
Bakit dito ka natulog sa sahig? Giginawin ka dito. Lumipat ka doon sa higaan mo. Ayoko po. Dito lang ako. Ayoko makita sila. Palisin mo po sila, Nana Loreng. Ayoko silang nandito. Sino ba ang sinasabi mo? Wala namang nandito. Ikaw lang at saka ako. Yung mga aninong sobrang itim. Nandito sila. Lumilipad-lipad. Ang sakit ng boses sa tenga. Nakakabingi. Nakakatakot. Nakakilabot sila. Hindi naman sila ang ninunukoy. Mga demonyo sila. Binabaliw ako ng mga demonyong yun. Yamil, anak. Kapag hindi mo nakontrol yan, mababaliw ka. Kailangan mong labanan ang takot mo. Kung gusto mo silang itaboy, kailangan mo silang matalo. Matalo? Oo, talunin mo sila. Pero paano? Huwag mong ipakita na duwag ka. Huwag kang magpakita ng takot. Ipakita mong matapang ka. Kailangan mong malagpasan ang pagsubok nila sa iyo. Napalingon si Yamil sa higaan dahil nakaramdam siya ng presensya roon. Nakita niya mga aninong nakaupo sa higaan niya. Pakiramdam niya ay nakatingin ang mga ito sa kanya at may malalapad ng ngiti. Dahil sa takot, nagsisisigaw siya at napasukso kay Nana Loreng. Niyakap naman siya na matanda at inalo hanggang sa makaramdam siya ng kapanatagan. Ilang araw pa ang lumipas. Nalagpasan na ni Yamil ang kanyang takot. Nasanay na siyang kasama ang mga aninong yon kahit saan siya magpunta. Paminsan-minsan ay nabibigla pa rin siya kapag nagiging aligaga ang mga anino. Pero unti-unti na siyang nasasanay na nakabuntot sa kanya ang mga ito. Umalis siya ng bahay para puntahan uli si Ina upang makita ang kalagayan nito. Naabutan niya roon ang kuya niyang inaasikaso si Ina. Dahil sa kakayahan ni Yamil, walang kahirap-hirap niyang nakikita ang kalagayan nila. Nasa ilalim pa rin ng gayuman ni Ina si kuya. Pero si Ina, mukhang tumatalab na ibinigay ko sa kanya. Dapat lang yun sa kanya. Bigla siyang nagtago sa puno nang makita niyang tumingin sa bintana si Ina. Naramdaman niyang napansin siya ni Ina. Dali-dali siyang umalis bago pa siya nito makilala. Bagot na bagot si Yamil sa buhay niya. Wala na siyang ginawa kundi ang manmana ng mga taong nagpahirap sa kanya. Dahil sa pagkabagot, naisipan na rin niyang magtrabaho sa ibang bayan. Buwanan na lang kung umuwi siya sa bahay ni Nana Loreng. Dahil naging malapit sa kanya ang matanda, hinayaan niyang palagi siya nitong puntahan sa apartment ng kanyang inuupahan. Halos araw-araw ay nagpupunta roon ang matanda. Nana Loreng, masyado pong malayo ito ah. Hindi na ninyo kailangan pumunta dito palagi. Umuwi naman po ako doon tuwing katapusan eh. Nako, hayaan mo na ako sa ginagawa ko. Masaya ako sa ginagawa kong ito, anak. Eh, bakit hindi nyo dalawin yung mga anak nyo? Ay, sila ba? Ang totoo niyan, matagal na nila akong kinalimutan. Patay na ako para sa kanila. Bo, bakit po? Nagalit din ba sila sa inyo? Ganun na nga. Nang malaman nila ang ginagawa ko, nagalit sila at itinakwil ako. Kaya wala na akong anak. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Kaya huwag mo na akong paalisin. Pwede? Sige po. Kung gusto niyo po, dito na kayo tumira. Mas okay po dito. Walang nakakilala sa atin. Hindi natin kailangang umiwas sa mga tao. Kasi hindi naman nila tayo kilala eh. Ay, gusto ko yan. Nang pumasok si Yamil sa trabaho, habang naglalakad ay nakaramdam siya ng tila may sumusunod sa kanya. Kada lingon naman niya ay walang tao sa kanyang likuran.
kaya binilisan na lang niya ang paglalakad hanggang sa biglang may humablot sa braso niya mula sa likuran. Ina, bakit mo ko sinusundan? Mag-usap tayo. Wala naman tayong dapat pag-usapan pa eh. Meron, madami. Wala nga, bitiwan mo nga ako, malilate na ako sa trabaho eh. Titigilan ko na si Jermaine, tigilan mo na rin ako. Ano ba pinagsasabi mo? Alam kong ikaw ang bumabarang sa akin, Yamil. Huwag mo nga ibinibintang sa akin ang gawain mo, ha? Kinagayom ako lang ang kapatid mo kasi mahal na mahal ko siya. Pero hindi ako nangungulam. Alam kong may kumukulam sa magulang nyo. Sinabi ko lang naman ako ang gumawa para matakot sa akin si Jermaine at hindi niya ako iwan. Tapos ibinibinta mo sa akin? Iwanan mo na nga ako? Nanahimik na ako. Kung ano man ang nangyayari sa kanila, wala na akong pakialam. Kahit sa'yo. Kung gusto mong gayumain si Kuya buong buhay niya, edi go! Matagal na akong umalis sa pamilyang yon. Wala na akong pakialam sa kanila. Alam kong alam mo, sinasabi ko. Alam natin ang nangyayari. Ayoko pang mamatay, parang ahwa mo na. Alisin mo ito sa akin. Itinulak ni Yamil si Ina pagkatapos ay iniwanan niya ito. Tinatawag pa siya nito pero hindi na niya nilingon pa. Maghapon ay laman ang isipan niya ang mga sinabi ni Ina. Pagka-uwi ng bahay, kagad niyang hinanap si Nana Loreng pero wala ito. Magulo ang mga gamit na parabang ninakawan. Pero nang siyasati niya ay wala namang nawala. Nasaan na si Nana Loreng? Bakit ang gulo dito? Ano kaya nangyari dito? Hindi kaya umuwi siya sa bahay niya? Dali-dali niyang pinuntahan ang matanda sa bahay nito. Naabutan niya itong nakaluhod sa harap ng altar sa kanyang kwarto. Nakakapangilabot ang itsura ng silid sa kulay pulang ilaw sa kisame at sa mga kandilang nakasindi sa sahig. Umiiyak habang nagsasalita ang matanda na parabang may kinakausap ito pero wala namang kasama sa silid. Dahan-dahan siyang naupo sa sulok at pinanood lang ang nangyayari. Alam niyang kapag kinakausap ang matanda ay mabubulilyaso ang ginagawa nito. Pero laking gulat niya nang marinig na binabanggit ni Nanang Loreng ang mga dasal na ginawa nito sa kanyang magulang. Doon niya naisip na tsak na nagpapakonsulta na sa albularyo ang mga magulang niya. Pinapabawi na kay Nanang Loreng ang ibinigay nitong sakit. Hinayaan na lang niyang mangyari yon. Lumabas siya ng silid at nagpunta sa kusina. Nakatingin siya sa labas ng bintana habang inihintay ang paglabas ng silid ni Nana Loreng. Ilang oras din ang lumipas. Lumabas ang matanda na hinanghina. Halos hindi na magawang itayo ang sarili. Kagad na tumayo si Yamil para alalayan ang matanda. Alam mo na siguro ang nangyari. Kahit gaano kasama ang tao, kinakampihan pa rin sila. Masama pa rin tayo sa paningin ng lahat. Mabuti na lang, hindi tayo basta-basta mangkukulam. Kahit ibalik nila sa atin ang ibinigay nating sumpa sa kanila, nagagawa pa rin natin pagalingin ang sarili natin. Medyo matagal nga lang, kaya tiisin nyo na lang po. Sanay na ako sa ganito. Si Ina, alam na niyang ako ang bumarang sa kanya. Nakita kayo? Opo. Sinundan niya ako habang papasok sa trabaho. Eh, anong sabi niya? Bawiin ko raw yung ginawa ko. Titigil na raw po siya. Ang problema, hindi natin kayang bawiin ang sumpa kapag ganun na katindi yon. Kapag hindi niya naibalik sa iyo, ikakamatay niya yon. Ayos lang po yon. Dapat din na binabawasan ang mga kagaya niya. Naranasan na niya ang panggagayuma. Gagawin na niya ng paulit-ulit sa mga taong gusto niyang biktimahin. Kesa mapahamak siya, edi mamatay na lang siya para wala na siyang masaktang iba. Sina nanay at tatay, siguro naman natuto na sila ng leksyon. Eh, sana nga. Ako'y magpapahinga muna, ha? Mukhang ilang araw akong mararatay nito. Pasensya na po kayo, Nana Loreng. Ayos lang ako, anak. Walang magulang na gustong sinasaktan ng anak nila. Kaya kahit buhay ko, ibibigay ko sa mga anak ko. Hindi po lahat ng magulang ganyan mag-isip eh.
may magulang po na pumapatay ng sariling anak. Oo, tama ka nga. Bago umalis ng bahay si Yamil kinabukasan, inihanda niya ang lahat ng kailangan ni Nana Loreng para hindi na ito mahirapan habang wala siya. Sakto naman pagbukas niya ng pinto para pumasok na sa trabaho, tumambad sa kanya si Ina. Umiiyak ito. Hinayaan niyang pumasok si Ina sa loob ng bahay. Nanlaki ang mata niya nang makitang lumuhod ito sa harapan niya. Inilabas nito ang lahat ng gamit na may kinalaman sa panggagayuma. Yamil, sinusuko ko na lahat. Pinakawalan ko na ang kuya mo. Hindi ko na sila gagambalain. Itinuro ko rin sila sa magaling na albularyo para gumaling na sina tito at tita. Patawarin mo na ako. Yamil, parang awa mo na. Tiningnan niya lang si Ina habang nakaluhod at nagmamakaawa sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi rin siya makapag-isip kaya tiningnan niya lang ito hanggang sa mapagod at magsawa. Umuwi si Ina na umaasang babawiin niya ang sakit na ibinigay niya rito. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Yamil nang makaalis si Ina. Hindi na siya nakapasok sa trabaho. Nag-isip lang siya nang nag-isip. Hapon na nang pumasok siya sa silid ni Nana Loreng. Nana Loreng, ano po ang gagawin ko? Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Hindi ko po alam eh. Pero naawa na po ako sa kanya. Mabuti kang bata. Mabuti ang puso mo. Mapapagaling mo si Ina. May paraan pa. Talaga po? Ano po? Ilipat mo sa akin ang ginawa mo sa kanya. Ho? Ayoko. Hindi pwede. Marami na po kayong naging sakripisyo. Baka ikamatay niyo pa yun. Matanda na ako, anak. Ni hindi nga rin ako dinadalaw ng mga anak ko. Ang tanging hiling ko lang, puntahan nila ako. Kapag siguro namatay ako, uuwi na sila. Magiging masaya na ako nun. Tama ka. Marami na rin akong hirap na pinagdaanan. Gusto ko na rin magpahinga. Hindi. Hindi ko po kaya. Kayo lang pong naging mabuti sa akin eh. Tapos gagawin ko pa kayo ng masama. Ang totoo, anak, kapag ibinalik nila sa atin ang binigay nating sumpa, mas doble na yon. Kaya nga bibihira ang gumagawa ng malalakas na sumpa kahit pwedeng ikamatay ng kagaya natin. Kung hindi mo babawihin ang sumpa sa kanya, ibabalik niya yun sa'yo. Hindi siya papayag na mamatay. At ayokong mapahama ka. Hindi mo pa kayang labanan ng lahat. Hindi ka pa ganun kalakas. Pero huwag mo nang pangarapin na lumakas ka pa. Hindi rin naman masaya ang maging kagaya natin. Piliin mo lang kung saan ka sasaya. Piliin mo kung alin ang ikaluluwag ng dibdib mo. Pagalingin mo siya kung yan ang gusto mo. Nakahanda akong akuin ang lahat. Masaya ako doon. Hindi ako magdadalawang isip. Napayak na si Yamil pero pinilit niyang itago sa matanda. Hindi na niya ito sinagot. Kinumutan niya ito saka siya lumabas ng silid. Hating gabi na, tahimik ang gabi. Pero ang magulo at maingay ay ang isipan ni Yamil. Nag-iisip pa rin siya kung ano ang pasyang gagawin. Maya-maya ay pumasok siya sa silid at nagsimula na sa gagawin. Gumuhit siya ng bilog sa sahig at sa labas ng bilog ay nagtulos siya ng mga itim na kandilang may sindi. Hawak niya ang itim na libreta. Inilagay niya rin ang kahon na may lamang manika ni Ina sa gitna ng bilog pagkatapos lumuhod sa harap noon. Nagsimula siyang umusal ng dasal sa salitang Latin. Paulit-ulit hanggang sa maglitawa ng mga anino. Lumilipad silang paikot-ikot sa silid. Tahimik ang mga ito na tila ba naghihintay sa susunod niyang gagawin. Kinuha ni Yamil ang manika at dinasalan yon.
binanggit niya ng pabaliktadang dasal na inialay niya dati. Pagkatapos ay tinanggal niya ang buhok na nakapulupot sa katawan ng manika. Idinarang niya yon sa apoy ng kandila hanggang sa tuluyan ng matupok. Saka siya gumupit ng buhok mula sa kanyang ulo at tinali yon sa manika. Muli siyang nag-usal ng dasal. Inilipat niya sa kanyang sarili ang sumpang ibinigay niya kay Ina. Habang nagsasagawa ng ritual, nagsimula ng magingay ang mga bantay niyang anino. Napuno ng mga nakaririnding tili at panaghoyang silid. Aligaga ang mga aninong yon. Tila wala sa sarili. Ayaw nila ang ginagawa ni Yamil. Nagagalit sila. Pero wala silang magawa. Gusto nilang pigilan si Yamil sa kanyang ginagawa. Binabangga nila ang katawan ni Yamil para mawala ito sa konsentrasyon. Pero hindi sila nagwagi. Nailipat ni Yamil sa kanyang sarili ang sumpang ibinigay niya kay Ina. Alas tres ng madaling araw, nagsimulang mamilipit si Yamil. Gumagapang na ang sakit sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay may mga gumagalaw sa loob niya at gusto nitong maglabasan. Impit ang mga pagsigaw niya para hindi marinig ni Nana Loreng. Pinapawisan na siya ng malapot. Kinakagat na lang niya ang sariling braso at kamay para hindi makasigaw ng malakas. Umuusal siya ng dasal. Nariritulan niya ang sarili. Nagbabaka sakaling mapapagaling niya ang sarili ng mas maaga. Inabot na siya ng pagsikat ng araw at hinanghina pa rin siya. Nakatulog na siya dahil sa pagod habang nakikipaglaban sa sakit na yon. Nagising siya nang maramdamang may dumamping basang bimpo sa kanyang noo. Napangiti siya pagkatapos ay napadilat ng bahagya. Sira ulo kang bata ka. Bakit mo nagawang saktan ang sarili mo ng ganon? Akala ko talaga ay mamamatay ka na. Mahigit 2 linggo kang nakaratay. Puro ungol lang ang naririnig ko sa iyo. Mabuti at gumising ka na. Nabawasan ang pag-alala ko. Magaling na po kayo? Oo, kahit papaano magaling na ako. Hindi pa ako patay? Hindi ba ako namatay? Kung namatay ka, edi patay na rin ako. Kasi magkausap tayo ngayon. Kung patay na tayo, dapat wala tayo dito. Baka nasa impyerno na tayo. Napagaling ko po bang sarili ko? Hindi. Kung ganun, hindi pa ako magaling. Pwede pa ako mamatay. Lumilipad-lipad pa rin ang pangit na aninong yan sa kwarto ko. Sinusundo na nila ako, Nana Loreng. Malabang mangyari yon. Nawala na ang sumpa sa'yo. Ho? Paano? Huwag mo sabihing inilipat mo sa'yo. Hindi kita mapapatawad. Alam ko. Kaya nga, inilipat ko na lang sa alaga kong aso. Siya ang nagsakripisyo para sa atin. Naiintindihan naman niya yon. Sira ulo, bakit ngayon mo lang sinabi na pwedeng gawin sa hayop? Patanda na ako. Marami na akong nakakalimutan. Sige, ikukuha kita ng lugaw. Kumain ka ha, magpalakas ka. Matapos ang ilang araw nang tuluyan ang gumaling si Yamil, muli na naman siyang naghanap ng trabaho. Dahil tinanggal na siya sa trabaho niya matapos ang ilang araw na hindi niya pagpasok. Pinilit niyang mamuhay ng normal, bagamat may pagkakataon na tinatawag siya ng dilim para magsagawa ng ritual. Dahil nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan kapag hindi yun nagagawa. Natutunan niyang gawin na lang sa hayop kaysa sa tao ang kanyang karunungang galing sa dilim. Sa pagkakataong yon, nagagawa niyang mamuhay nang hindi nakakasakit ng kapwa. Wakas!